Guys, so galing nga sa kulungan ng guinea pig, napunta sa kulungan ng manok, naging brooder cage ng ating mga DOC to RTL. And then ngayon guys, i-convert naman natin sa laying cage. So, guys, so kung naalala nyo, ito yung cage natin. Ito yung ating brooder cage. No? So ito talaga, kulungan ng guinea pig na naging kulungan ng manok. Doon kinonvert natin sa brooder cage. Ngayon, dahil meron akong extra 150 na RTL, nasa 28-29 days na sila, so malapit na mga itlog, hindi ko na ibenta kasi hindi ko na-predict na matitira sa akin. Since lumabas yung deliver sa akin ni Madam Mayet, may pinapabenta siyang 150, kinuha ko na din. So ngayon, yung natitira kong 150 heads na sarili kong RTL na palaki, kailangan kong alagaan na. So itong brooder cage natin, i-convert naman ngayon ng ating Kuya Buboy. So i-convert niya ito sa laying cage. So simple lang naman, iaangat lang namin, inclined. So medyo madami din trabaho kasi kailangan namin tanggalin lahat ng screen. Kailangan natin tanggalin yung steel matting and then lalagyan natin ng butas para sa pagulungan ng itlog. Ano? So guys, ayun, napakita ko sa inyo kung ano yung magiging update natin dito once na natapos na natin itong ating panibagong laying cage. So isang layer lang. So pang 150 heads yung gagawin natin dito. Ayan nga guys, so makikita nyo, inalis namin yung mga screen na nakabalot dito sa ating brooder cage. Kasi nga ito na yung first step natin para ma-renovate natin or ma-improvise na or ma-improve natin yung cage from brooder nga papunta ng laying cage. So guys, maliit lang talaga yung magiging cage na to. Unlike dun sa regular na sukat ng mga RTL cage na 2 feet ang lapad, kalimitan 5 feet ang haba or 10 feet. So ayan guys, ito lang yung tulong na magagawa ko ngayon para sa ating Kuya Buboy, itong magtanggal-tanggal ng screen. Kasi most of the welding jobs talaga, siya lang yung gumagawa at siya lang yung gagawa. Siya lang din yung nagpintura nito. So ayan nga guys, so inumpisahan niya na natanggalin yung mga itong steel matting natin. So guys, laging paalala ng inyong kuya is kung magdo-do it yourself kayo, laging mag-ingat. Gumamit kayo ng gloves, gumamit kayo ng safety goggles. Huwag gumaya sa Kuya Buboy. One eternity later. So ito na nga guys, so kakabalik ko lang kasi nag-deliver. Ay, kumuha ako, nag-pick up ako ng pinarantahan natin na kotse. And pagbalik ko, hindi ko in-expect na ganito na yung itsura. Ano, in-expect ko pagbalik ko, nagwe-welding pa lang siya. So ngayon, nag-i-screen na ang Kuya Buboy natin. Ano, so actually halos patapos na itong ating quail cage. So kung makikita nyo guys, itinaas namin siya or itinaas ni Kuya Buboy natin itong ating quail cage. And kung ano yung inclination guys, yung inclination, yung slope niya, paganan, katulad na katulad din ito dun sa mga ginagawa nating malalaking cage ng RTL. So ito nga lang, medyo mas maliit kasi makipot siya. And then, pero yung height niya dito, sa dito, ay parehas na parehas lang. So walang pinag-iba. And ang mga ginagamit namin ngayong materialis dito is yung mga natira dun sa mga previous na cage na ginawa natin. And ang paikot naman nito, ang ilalagay natin dito is yung inalis pa rin natin na 1 inch ang butas na screen. Metal yon, so galvanized para hindi kalawangin. Yun yung ilalagay natin ngayon dito sa ating cage. So yun guys, napakabilis na rumabaho ng ating Kuya Buboy. And kung makita nyo, halos patapos na. Kung may oras pa lang nga kami, di matatapos namin to. Ang problema, hindi, kasi kailangan namin sumamba mamaya. Kasi ngayon ay Thursday, so araw ng pagsamba. So kailangan nasikasuhin muna yun bago ang lahat. So, pero bukas for sure tapos na to at maililipat na natin yung ating RTL. So kasi papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya ngayon. Closer look tayo dito sa ating ni-renovate guys. So galing nga sa kulungan ng guinea pig, napunta sa kulungan ng manok, naging brooder cage ng ating mga DOC to RTL. And then ngayon guys, i-convert naman natin sa laying cage. So nakakatawa kasi ang dami ng pinagdaanan na pagbabago nitong cage na ito. So kung sinusubaybayan nyo ang ating mga videos dito sa ating channel, makikita nyo talaga na ang laki na ng pinagbago. So nakatawa ako kasi ngayon, siguro ito na yung final destination niya, yung pagiging layer cage niya. And doon na lang muna din natin ito ilalagay after sa kanyang, so pinag-alisan natin yung ating temporary shelter sana ng DOC guys. So
hanggang ngayon nakatayo pa rin yun, so nagagamit pa rin natin tuloy-tuloy. So sabihin, maganda at matibay nga yung pagkakagawa namin ni Kuya Buboy doon nung time na ginawa namin yun. Hopefully guys, napanood niyo yung video natin na yun, and tara, closer look muna tayo. So ito nga guys, yung sinasabi ko sa inyo na meron pa rin siyang steel matting, ayan. And then ito yung pinaka, actually ito yung height niya eh, ito, hanggang dito, yan yung talagang height niya. So ngayon, ito na lang siya, ayan, so ito na lang siya ngayon. So nakasupport itong bakal na to, papunta dito, so hindi siya bibigay. And then itong area na to, ayan, so dito na natin ipapatong ngayon yung ating sahod ng ipot, which is ayun, yung plywood na yon, ayan, ayan. Yun na yung ating pag-aanohan ngayon. So guys, napakaganda talaga. Nagulat ako kasi hindi ko na-expect na ganito kabilis matatapos ng Kuya Buboy natin. So ito na yung progress, ilang oras lang. And then, yung egg catcher niya, kung ano yung haba na egg catcher natin doon, ganun pa rin yung ating inilagay. Ganun pa rin yung ginawa natin. Ayun guys, yung egg catcher natin. Ito yung ating sahig. Napakaganda guys, napakatibay. Kasi nga ito yung mga lumang tubo. So much makapal pa siya. So hopefully hindi masikip yung 150 dito. Pero titingnan din natin, wala namang problema kung bawasan natin or gawin natin yung 100 heads lang. Ang importante, hindi masayang yung ating mga RTL. And guys, talagang as much as possible, tipid-tipid tayo sa materyales. So actually, ang nagamit lang namin dito ay bumili lang kami ng 5 cutting disc and then isang bakal na 9mm. So magkano lang, almost 200 pesos lang yung nagastos natin. Kasi nga itong mga screen, ayan, yung hawak ng Kuya Buboy natin na screen, ayan yung mga tira doon sa ginawa nating cage. So na, madami. I mean, mayroon pang sapat na screen para nga sa dito sa ating cage na ito. So ayan. And ito guys, ito pa rin yung gagamitin natin para makakalusot yung ulo dun sa painuman patukaan. And then, target ko guys, kung 150 heads yung ilalagay natin, magpapalagay ako ng patukaan dito sa gilid na ito para makakatuka yung ating mga alagang pugong. So, ako ay Buboy, anong masasabi mo sa napakabilis mong paggawa ngayon? Pating ano naman dyan? Ang masasabi mo sa yung pagkakagawa? Saglit lang. Nahirapan ka ba dyan? Hindi naman. Hindi daw nahirapan ako ay Buboy natin. Basic na basic. So, and guys, kung meron kayong inquiry sa amin, gusto nyo magpagawa ng aming cage or magpagawa sa amin ng cage. Kuya Buboy, napakabilis natin gumawa ng cage, diga? Yeah. Quality pa. So, ayan ang ating standard. So, ang ating Kuya Buboy, ang gumagawa ng ating cage. Katulong naman ako, syempre, lalo na pag nag-screen. Pero most of the welding jobs, talagang ang Kuya Buboy natin ang nagawa. Ayan. So, guys, inquire na kayo. Magpagawa na kayo sa amin ng cage. Ayan. So, ayan guys, ang limitation na lang sa pagko-quail farming is yung imagination mo, ano? Kagaya nga nito. So, ang laki na ng naging progreso ng cage na to. Sabi ko nga sa inyo, from kulungan ng guinea pig, naging kulungan ng manok, then kulungan ng mga sisew, nating mga DOC. And then ngayon, magiging layer cage na siya ng ating mga RTL. So, ayun lang guys. Hopefully ay nag-enjoy at may natututunan kayo sa ating mga videos. And kung meron kayong tanong regarding sa ating mga RTL cages, sa ating laying cages, nagpapa-order po kami, made to order po tayo. So message lang kayo sa ating Lakbay ni Alas page or tawag kayo or text sa aking number na 09-10935-7231 para ma-assist namin kayo agad guys and makapag-provide kami sa inyo ng mga quality RTL and quality cages para sa inyong mga alagang pugo. Once again guys, ito ang inyong Kuya Ace ng Lakbay ni Alas and mag-iingat kayo palagi.